So today is gagawa tayo ng bra made of coconut shell. So, diba, tipid to kasi pang matagalan tapos matibay. What's up, earthly beings? So, wala akong maisip na content today, kundi gagawa na lang ako ng kadang-kadang kasi kaha-harvest lang namin ng niyog dito sa aming niyugan. So, I decided na gagawa ng kadang-kadang. And na-miss ko rin to kasi ito yung nilalaro namin before when we're still young. Nung kabataan namin, ito yung nilalaro namin. So, ngayon, matagal ko na itong hindi nalaro and matagal at hindi na rin ako masyadong nakakita ng mga bata na naglalaro ng kadang-kadang made of coconut shell. So ngayon, ang gagawin ko ngayon is gagawa ko ng kadang-kadang. Pinili ko yung abaca rope kasi yung abaca rope is mas kilala siya na matibay. Meron tayong bamboo. Ito yung parang stopper. So ilalagay natin to dito. Itatali natin itong abaca rope dito sa bamboo. Yung gagawin natin is ipapasok natin tong abaca rope dito sa coconut shell. Ayan. Tapos itali natin tong bamboo. Ayan. So, hindi na siya matatanggal. And, okay na to. Itong isa, ganun din. Pasok mo lang siya dito sa coconut shell na may butas. Tapos, talian mo yung kawayan. And, ayan. So, ayan na. Tapos na ang ating kadang-kadang. So, matagal na rin akong hindi nakapaglaro nito. Kaya, wala rin ako maisip na content, tapos parang advice ni Ma'am Mel sa akin. Gawa ka ng kadang-kadang. Kasi nakita niya kasi yung vlog ko na nagluluto kami ng kopra. So sabi niya, gawa ka ng kadang-kadang. So eto na. Itatry natin ito kung hindi ba siya matatanggal. Mas maganda kasi na mataas yung lube para maano mo siya sa kamay. Oh my God. Ay, Diyos ko. So magta-try tayo outdoor kasi mahirap kasi dito sa loob ng bahay kasi nga naka-tiles yung bahay. So punta tayo sa labas. Diyan po nagtatapos ang aking vlog. Ang hirap pa lang gumamit ng kadang-kadang. Nasakit kasi siya sa paa. So, okay naman siya gamitin. Pero, yun nga lang, masakit talaga siya sa paa. Kasi, inaano mo kasi talaga, parang yung pwersa mo lahat na sa paa na. Tapos, ito lang lubid, tsaka coconut shell. So, talagang nahihirapan ka talaga. At sa timbang ko rin siguro. Mabigat kasi yung timbang ko, kaya siguro parang may hinapan akong gumamit ng ganito. Pero, overall, na-enjoy naman ako. I really enjoyed so much. So, ayan. At ito na po nagkatapos ang aking vlog dito sa kadang-kadang. So, thank you very much for watching.